Tayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang mediation ay isa sa limited services ng Public Attorney's Office upang mabawasan ang dackets ng ating mga hukuman at maiiwas ang sambayanan sa mga problemang legal. Ang nais ko lang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Eric Mason. Ilang taon ka na? 19 po. Saan nakatira? Project 6 po. Quezon City? Opo. Ang inirereklamo, ano ang pangalan? Lydia Mason po. Ilang taon po kayo? 54. Saan po nakatira? Sa Project 6 po. Quezon City? Quezon City. Maaari bang isalaysay mo mula sa umpisa ang mga pangyayari na nasa likod ng iyong reklamo? Ay, nagbili na ako sa'yo. Ay, gawa-gawa lang ni nanay yun. Ano? Huwag mo akong babaliktaran, ha? Ay, paniniwalaan kita. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko, ha? Ay naman! Ah, nagbubulakbol! Nagbabarkada! Matiwala sa akin, ay! Uuwi, lasing pa! Ha, hindi ka ba naiyanon? Problema itong ginagawa mo! Ay! Malayo yung pinagtatrabaho ko. Sige, gawin mo pa. Subukan. Subukan mo lang. Ha? Eric, saan mo na? Ha? Galing po ako ng probinsya nun. Pinapunta po ako dito ni Papa para mag-aral po ulit. Ma! Eric, eh babalita nga pala ako sa inyo. Tinanggap ko na yung trabaho sa Cavite. Malayo, kaya Lingguhan ang uwi ko. Tuloy na ba yan? Sayang naman ang kikitain ko eh. Bagay. Kaya Eric, buti mo yung pag-aaral mo. Oo naman. Ah, huwag mo kakalimutan yung gawain pambahay. Oo. Ma, ikaw na bahala kay Eric ha. Disiplinahin mo kung kailangan. Huwag kang mag-alala. Talagang babalingin ko sungay niya bago pa lumabas. Nay naman eh. Joke lang! Oy! Ano yan? Ano ginagawa mo? Maglalaba po ako. Maglalaba? Nakita mo, ang hirap ng tubig dito sa atin. Gagamitin mo lamang sa paglalaba yung mga tubig na yan. Baliligo ako. Huwag mo akong ubusan ng tubig, ha? Tigilan mo yan. Akin yung tubig na yan. Gagamitin ko yan. Sige po. Tapos habang po ako nagkumakain po ako, tinitira na lang po sa akin. Mga tira-tira na lang po. Hindi naman po yan totoo. Sarap. Sarap. Nice. Huwag na. Ay, may kanin pa po ba? Tingnan mo sa kaldero. Alangan naman ako pang tumingin para sa'yo, no? Nay, puno yung kanin. Okay, no, ngayon. Kasalanan mo yan eh. Saan ka ba nagpupunta? Sige na! Kumain ka na, kainin mo yon. Ano yun? Nagdadabog ka ba? Juicy ka pa? Alam nga naman na magsaing pa ako ng bago para sa'yo lang. Baka mapanisan tayo ng kanin. Kainin mo yan, pagtsagaan mo yan. Sayang yan. Itong ano pa lang po, nakarang Sabado po. Minsan po kumakain pa ako, binubusan pa ako ng tubig po niyan. Hugasan mo na yung kinainan mo mamaya, ha? Tapos na ako maghugas eh, ha?
Nanay! Ay, sorry ha! Sorry! Sorry! Oh. Saan ka binuhusan ng tubig? Sa ulo po. Bakit? Ewan ko po dyan. Ako nga pala ang pinaginit ang pagaling sa tongit niyang binibigyan ni Papa yan. Ng wala pera yan. Wala akong ginagawa sa'yo! Walang ginagawa. Binibigyan ni Papa itong umuwi ng 4,000 ang pinupunta. Oh, tinutongit mo lang, iniinom mo lang. Tinatawag mo mga barkada mo. Hindi ako nagiinom! Hindi ako nagsusugal, wala akong isyo! Sana pupunta ang pera! Sana pupunta ang pera! Pagkain natin! Pagkain ng bahay! Pagkain pa ba yun? Pagkain ng bahay! Pagkain sa akin mga buto! Ko pera-pera, ayoko nang mo, ha? Oo, oh, ito. Nakalabas okay. Niya, oh. Kanina pa tayo nag-ano dito. Oo, eh, mabuti na maliwanag. Tapon na, tapon! Tagal na. Kanina pa, oh. Oo, yan. Ha? Baka di ka pa manalo niyan. Dalawa-dalawa na kayo nagtuturoan dyan, ha? Ano, panalo na. Oh. Tagal lang, di pa nga tapos, eh. Ano tapon mo? Ito, ayan. Hindi, sapo yan, oh. Sapo, ano, sapo. Naku, tapon mo. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka nga at baka malasin ako. Eh, ma. Kunin ko lang po sana yung baon ko kasi po may klase po ako bukas. Baon-baon dyan. Oh. Eh, puro barkada lang ang ginagawa mo eh. Tinan mo nga ako ng oras na, oh. Lasyete pa lang po. Sige nga po, nakikailangan ko po yung baon ko para bukas. Ay, nako. Quintin. Baon-baon. Ayan, ayan. Umalis ka. Ay. Umalis ka dyan. At ako'y... Tongit! Ayan ang sinasabi ko, oh! Tongit! Diba? Tongit! Bye-bye! Ayan! Alam mo, dapat lakihan na natin ang ano eh. Ang ano, para tiba-tiba tayo. Sige, handa na! Wala na akong pera! Yung hindi, totoo yan! Ikaw na ang salbahe! Kasi hindi ka sumusunod sa sinasabi ng tatay mo na dapat sumunod ka sa akin dahil parang nanay mo na ito! Tinatadyakan ka? Opo! Pagaling po siya sa tongit... Lasing siya nun? Hindi po, pagtalo po siya. Pinaramdam mo ba sa kanya? Ang init ng pagmamahal ng isang ina. Ano? Huwag mo akong babaligtaran, ha? Totoo bang tinadyakan mo siya? Totoo bang binuhusan mo siya ng tubig? Hindi. Totoo bang pinapakain mo ng totoo? Hindi. Totoo bang minsan wala siyang baon? Ipapakita ko sa'yo. Eric! 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 Bukas ka yan! Oh, nakita mo na? Papakahirap ako magtrabaho doon sa malayo. Ito lang pinagagagawa mo. Ha? Tika! Tika dito! Ay! Ay! Ano? Magpaliwanag ka! Ha? Ay! Nagbili na ako sa'yo. Ay, gawa-gawa lang ni nanay yun. Ano? Huwag mo akong babaligtaran, ha? Paniniwalaan kita? Ay. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko. Ha? Ay naman! Ha? Nagbubulakbol! Nagbabarkada! Ba't iwala sa akin, Dad? Uuwi, lasing pa! Ha, hindi ka ba naiyanon? Sabi ko, huwag kang gagawa ng problema. Hindi ba problema to? Problema itong ginagawa mo. Alam ba ng tatay mo ang mga nangyayaring ito? Hindi ko na po minsan sinasabi sa papa ko. Ako din po pinag-initan ako, pinag-bubugbog. Binabalitan niya pa ako. Alam mo tatay mo? Opo. Meron ka bang testigo? Meron sa mga po. Aligasyon mo? Nasaan? Sa Atibangs po. Ito po. Tayo po. Ano po ang pangalan nila? Yudilin po. Tito. Ano ang nasaksihan mo? Ay, sa ngayon po, pag nag-aaway po yan sila, doon po sa akin tumatakbo. Sa ngayon po, doon po siya sa akin nakatira. Tapos pinapakain ko po siya doon. Tapos doon po siya naglalabas sa bahay namin. Bakit mo pinapakain? Eh, kaibigan po yan ng asawa ko yun. Naaawa kayo sa kanya? Opo. Hey, pinagalitan mo na naman? Ano pa nga ba? Ano pala gagawin mo? Maglalaba. Sa bahay na lang. Problema ron. Kaming tubig. Sa kanya na yan. Paligo niyo lahat yan. Sure ka? Oo! Walang problema, bre. Lain ba daw? Sabi yan? Tira. Oo na! Tira. Sure ka? Oo! Wala na! Wala na! Lain mo yan. Alam mo, iba talaga ugali ng mami mo na yun. Sobra ugali nun. Grabe talaga. Alam mo, Eric. Dito ka na lang sa amin. Walang problema dito. Habang wala yung tatay mo, dito ka muna. Di ba ba okay naman? Oo, Eric. Ewan ko nga kung paano matatagalan niya si Aling Leche. Ibang klase. Saka kung pumutak na ko, daig pa ang sirena. Talaga lang ah. Sobro naman yung malait ka naman ng tao naman. O ano? Nahihiya kasi ako sa inyo eh. Ala yun, ikaw naman.
Masyado kang wala. Hindi ka na iba dito sa amin. Okay lang dito talaga. Ang ka mamaligaya dito sa piling ng madrasta mo o dito sa... Sa kaibigan po. Sa... Bakit? Kasi turing na kapatid po ang inaan nila sa akin. Tunay na kapatid ang turing. Tabangs. Pasok na pala ako. Salamat pala sa almusal, ha. Pwede, dito na rin ako uwi mamaya. Oo naman. Ah, teka lang. Nga pala, oh. Eto, kunin mo. Pamasahin mo lang. Okay. Sige, huwag na po. Salamat na lang. Sige na, huwag ka nang mahiya. Maglalakad ka, mainit, magugutom ka niyan. Kung nabubuhay ba ang nanay mo sa palagay mo, ganyan ang buhay mo? Mahinto ka sa pag-aaral? Naayos po sana ang pag-aaral ko po. Naalala mo ba ang nanay mo? Bakit hindi ka na nakapagpasok sa pag-aaral mo eh? Naalala mo ba po, hindi inuna mo yung pagbabarkada mo. Ilang taon ka nang mamatay ang iyong ina? 15 anos po. Maaari po bang isalay sa inyo ang depensa nyo dito sa mga reklamo na inilahad nitong stepson nyo? Nung ano po siya dumating sa bahay, inano siya ng tatay niya, bali mabait naman po siya. Kaya lang nung natuto po siyang magbarkada, naging salbay na po siya. Andito na tayo. Oh, Eric. Ay, parang kinakabahan ako eh. Hindi, basta magpakabait ka. Huwag kang magdadala ng problema, ha? Buti nga pumayag ang tita mo na dito ka titira eh, ha? Sige po. Ha? Ay! Alidya! Andito ka na pala pa. Oo, eto si Eric. Andito na ba? Ay! Magmano ka sa tita mo. Naku! Apa eh. Kamukhang-kamukha nga pala siya nang nasihan ang asawa. Ikaw naman. Kamukha ako siya. Pero kung paano mangyayari yun, etiso yan. Baka ako pa kamukha niyan. Halika, dali. Sasabahan ko sa kwarto mo. Lagay mo na yung mga gamit mo, Roy. Kaya nung dumadating ang tatay niya, sinasabi ko yung mga ginagawa niya. Na sabi ko, hindi na maano yung anak mo. Oh, mahal, kumusta naman ang trabaho mo doon? Nakakapagod, ma. Mahirap kasi lagi ko kayo naisip dito. Ah. Kumusta naman, ma? Kumusta kayo rito? Si Eric? Hay nako. Bakit? Eh, kasi yung anak mo eh. Anong nababarkada na eh. God. Ano ibig sabihin? Eh, ayun, nababarkada. Puro bulak-bulang ginagawa. Iinom pagkatapos uuwi dito ng lasing. Magwawala. Bibigyan ko ng baon. Kinabukasan, ubus na. Naku pa. Magsabihan mo nga yung anak mo na yan. Nagwawala siya sa bahay. Magagawa ka ng kwento, hindi totoo yun. Siyempre naman po, magagalit po ako. Bakit kaya magagawa yun? Kaya yung tatay niya, sinasabi ko yung totoo. Totoo bang binubugbog ng asawa mo itong anak niyang si Eric? Hindi, minsan lang po, nung nagsumbong po ako kasi. Ano ba sinumbong mo? Sinabi ko nga na hindi na siya nag-aayos ng pag-aaral. Sabi paano mo na lamang hindi nag-aayos ng pag-aaral? Bagsak ba ang mga grado? Opo, nag-ulit na nga po siya eh. Ay, di mo ba naisip na wala nang ina yan, ulila na yan. Ikaw na ang pangalawang ina. Opo. O, di dapat, mahalin mo siya. Isin naman po hindi nag-aayos. Ha? Hindi nag-aasumas, mag-aaral. Ikaw lang na. Hindi nagpapaayos. Totoo bang tinadyakan mo siya? Ay, hindi po. Sabi totoo yun, yun, totoo yun. Totoo yun. Po, matatadyakan yun. Po, ibang sandali, totoo bang binuhusan mo siya ng tubig? Hindi po. Sa ulo? Totoo yun. Totoo bang pinapakain mo ng totoo? Hindi po. Totoo bang minsan wala siyang baon? Hindi po. Binibigyan ko siya. Totoo po yun. Gumagawa-gawa ka lang. Kasi nakaling siya yun para sa'yo. Ano bang ginawa mo sa kanya lang? Siguro nag-aano siya dahil kumbaga sa ano, yung tatay niya, pag nag-iintriga sa akin, baka nagsiselos siya. Pinaramdam mo ba sa kanya ang init ng pagmamahal ng isang ina? Opo. Paano? Yung pag-aano ko sa kanya na itinuring ko siyang parang anak, eh kasi binibiling siya sa akin ng tatay niya, sabi niya sa akin, bahala ka na sa anak ko kasi kumbaga sa ano, binata na siya. O yun, pagkaano naman sinasabihan ko siya, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Mahal mo yung tatay niya? Kapatid mo siya. Opo. Kasabay mo bang kumakain si Eric? Pagka nandiyan ang papa niya, sumasabay sa amin. Pag nandiyan lang yung tatay? Pero pag wala? Hindi naman siya sumasabay sa akin. Kailangan ba siya ang mag-usang sumabay o kailangan ayain mo siya? Pagka nakaluto na po ako, sabihin ko sa kanya, kumain ka na. Kaya minsan po, doon na lang kumakain kita at ibang. Opo,
Pinag-aahin mo sa salamesa? Hindi po kasi, may trabaho naman po ako. Binilan mo ba siya ng damit? Binibilan mo ng damit? Opo. Kasi yung suit niya ngayon, binili mo? Hindi po. Sa kapitbahay po ito. Nagsikap ka ba na ilapit ang puso mo sa batang ito bilang anak ng asawa mo? Nung una pa lang po. Ano ang pagsisikap mo? Yung malapit ako sa kanya, pinagtrato ko po siya ng maayos nung una siya. Kaso naging parang hindi niya ako ginalang. Napaghihingahan ka ba niya ng mga problema niya? Nung una po, o-open ako sa kanya, siya lang ang lumalayo sa akin. Ano ba ang mas mabuti, Ate Lydia? Bumalik si Eric sa inyo o maging palaboy na lang sa lansangan si Eric? Dapat bumalik nga po siya sa amin kasi handa para... ka bang mahalin si Eric? Opo naman. Paano mo siya mamahalin? Eh kung ituring niya rin akong nanay. Siya'y pangalawang anak mo dahil anak siya ng asawa mo. May obligasyon ka na ituring siyang bilang isang anak. Dahil sa sumbong mo. At sinasaktan mo, tinadyakan mo, sabi niya. At kung siya ay totoo na pinapakain mo ng tira-tira, hindi binibigyan ng baon, yun ay maltreatment. Ayon sa nagreklamong si Eric, ano? Huwag mo akong babaliktaran, ha? Minaltrato siya ng bagong kinakasama ng kanyang ama. Pinapakain ng panis. Hindi binibigyan ng baon. Kailangan ko po yung baon ko para bukas. Sinasaktan at laging pinapagalitan. Pero ang depensa ng madrastang si Lydia, sinungaling, matigas ang ulo at masama raw ugali ni Eric. Eric? Kaya ni minsan ay hindi siya ginalang nito bilang magulang. Eric! Ano? Magpaliwanag ka! Ha? Pili na ako sa'yo. Ay, gawa-gawa lang ni nanay yun. Ano? Huwag mo akong babaliktaran, ha? Paniniwalaan kita. Kitang-kita ko ng dalawang mata ko. Ha? Si Eric ngayon ay nasa edad na. Opo. Hindi na siya child. Pero kung may mga nangyaring pang-aabuso sa kanya noon, nung below 18 pa siya, may kaso yun. Kung totoong siya'y sinasaktan pa rin ng tatay niya at dahil sa sumbong mo, at sinasaktan mo, tinadyakan mo, sabi niya. At kung siya ay totoo na pinapakain mo ng tira-tira at hindi mo siya minamahal, hindi mo siya pinapagamit ng tubig, hindi binibigyan ng baon, yun ay maltreatment, ill-treatment. Hindi po totoo. Ang nasusulat, pagmamaltrato, nasusulat sa Article 266 na Revised Penal Code. Oh, nais ko na kayong tanungin, tapusin na natin to. Asunto o areglo? Areglo po. Ano? Gusto mong gawin ng tita mo? Basta pangako lang na po, hindi na po ulit ang pagbubugbog po sa akin. Tsaka hindi nga kita ano binubugbog. Tapos po, pakain po ako na nasa oras po. Tratuhin kang anak? Opo. Mahalin ka? Naanapunin po isang pagmamahal lang sa pero kanina. Dapat igalang mo din siya. Opo, ginagalang ko naman suyuin po. Suyuin mo. Tuturin mo siyang ina? Opo. Ng buong puso? Opo. Lapitan mo ang tita Lydia mo. Yakapin mo. Na para bang ang niyayakap mo, ang nanay mo, kung nabubuhay pa. Mami, balik mo yun. Pagdating ng tatay mo, yakapin mo, ha? Opo. Sa puntong ito, tawagin na natin si Attorney Nazario Bangkoro para sa inyong kompromiso. Kasunduan, una, na si Lydia ay nangangako na hindi na muling mamaltratuhin si Eric at kung hindi tutupad, ay maaari makasuha ng paglabag sa Artikulo 266 ng Kodigo Penal. Ikalawa, na si Eric ay gagalang kay Ate Lydia bilang kanyang pangalawang ina at asawa naman ang kanyang ama at nangangako magtatapos ng kanyang pag-aaral. Ikatlo, na si Lydia naman ay bilang pangalawang ina ay mamahalin ng lubusan at buong puso si Eric bilang tunay na anak at bibigyan ng lahat ng suporta na kailangan ni Eric. Lagi po nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.